Hi guys! Welcome back sa aking channel. Ayan, dahil love na love ko kayo, kahit na nakakahiya, isishare ko po sa inyo ang pinakamalaki kong investing mistake nitong nakakaraang taon. Okay, let's go! Hi guys! Welcome back! Ayan, masayang-masaya ako. Nakikinig kayo lagi sa inyong kuya na kalbo. Alright! Ang topic po natin ngayon, my biggest investing mistake and why you should stay away from utilities na companies. Okay, no? Ayan, maganda-maganda ang topic na to. Excited na excited po ako. Let's go na! Ayan. So, ang una ko pong gusto sabihin sa inyo, hindi po ako nandi dito sabihin po sa inyo na magaling ako sa stocks o magaling ako na stock picker. Hindi po yan ang purpose ko at hindi naman talaga ako magaling sa ganyan, no? Alright, ang purpose ko po dito sa channel po na ito ay para po i-encourage kayo na mag-aral. Para tayo po as a community, sabay-sabay tayo matuto po, no? Ayan, natututo po ko dahil sa YouTube videos po na to. Natututo din po ako sa mga comments po ninyo, sa mga corrections ninyo, sa mga feedback po ninyo, no? Ayan, study learning talaga ang number one na purpose ko. And ang best way talaga na matuto tayo ay yung sa tinatawag na pagkakamali. Diyan talaga magaling na teacher yung mga pagkakamali po natin. Diyan tayo natututo. Kaya gusto ko pong i-share po sa inyo para may matutunan po kayo sa akin. At sana hindi po mangyari sa inyo yung mga masasakit na experiences. Ayan. Ayan, no? Okay, so punta na tayo sa topic natin. Ang general consensus kasi talaga, general, no? Karamihan ng investor, ang utility companies are great defensive stocks daw yan. Magandang pasukin, lalo na kung conservative ka at defensive investor ka, no? Alright. Pero ito naman, ito yung counterpart. Pag tinanong mo naman yung mga legendary na value investor, ako kasi basa ako ng basa talaga dyan ng mga legendary investor na yan. Sila, pag nag-i-stock pick sila, ang una-una nilang tinatanggal, lahat ng utility tsaka mining, tinatanggal po nila yan. Ang mga legendary value investor po, hindi sila nag-i-invest sa utility at mining stocks. Ayan. Kaya lang, matigas ang ulo ni Kuya John. Binayolate ko to kasi hindi ko naiintindihan bakit nila ina-avoid. Hindi ko alam talaga dati. Kaya binayolate ko to. Hindi ko sinundan yung mga payo po nila. Alright. Pero bago tayo mag-proceed, ano muna yung utility stocks? No? Kasi kanina pa tayo sabi ng utility stocks. Ano ba yan? Yan. So pag sinabing utility stocks, yun yung mga essentials, no? Nagpo-provide ng essentials, no? Marami po yan, pero mag-focus na lang po tayo sa electricity and water, no? Of course, kasama rin yung mga gas, telecommunications, pero mas importante po yung electricity and water, no? Ayan, essentials, no? Kasi sa lahat ng panahon, kailangan natin ng kuryente at tubig, no? Essentials kasi yan, no? Alright, bakit maganda ang utility stocks? Bakit marami nagsasabi, bakit ang general consensus maganda ang utility stocks, no? Okay. Kasi una, stable ang dividend income, no? Yan talaga ang reality niyan. Ang mga utility stocks, mga ano na po yan eh, mature companies at nagbibigay ng magagandang at stable na dividends, increasing na dividends, no? Very, very stable. Kasi yung business nila ay stable. Ayan, no? Kasi long term yung infrastructure nila. Yung mga, di ba, halimbawa, kuryente, no? Nag-i-infrastructure yan. Pag naitayo na nila yung linya ng kuryente o yung linya ng tubig, eh ano na yan, long term na yan. On decades ng pakikinabangan yan. Dekada, hindi naman basta-basta nasisira yung mga linya ng tubig. Of course, nasisira, no? Paminsan-minsan. Pero long term for decades and decades to come, kolekta na lang ng kolekta ng income yan. At bigay ng dividend sa kanilang mga investor, no? Kaya maganda po ang utilities, no? Alright.
And defensive ang nature. Kasi guys, kahit anong mangyari sa mundo, katulad ng 2020, di ba? 2021, hindi naman naapektuhan ang mga utilities. Kasi kahit anong mangyari sa mundo, kailangan natin ng kuryente, kailangan natin ng tubig, di ba? Kahit na nagtagos tayo sa bahay, eh, kailangan natin maligo, kailangan natin uminom. Ganun po talaga yun, no? Alright, defensive. Kasi all season, kailangan natin ng kuryente, kailangan natin ng tubig. All the time, every time. Ayan, no? And maganda ito pang diversify ng portfolio. Bakit? Kasi uncorrelated ito sa ibang industry. For example, yan, bagsak ang property sector ngayon, di ba? O, eh, walang kinalaman. O walang umuupa sa mga office spaces sa Makati, walang problema, hindi apektado ang kuryente. Kumukonsumo pa rin tayo ng kuryente, no? Ayan, bagsak ang construction, walang problema. Buhay ang tubig, buhay ang kuryente, no? Kung bumagsak man ang banking, anong kinalaman ng kuryente at ng tubig sa banking? Kailangan pa rin po natin yan. Magandang pangday. Diversify, no? Alright. Kasi uncorrelated, eh, no? Alright. Ayan. Pasok na tayo sa aking biggest mistake. Ayan. Ang tigas ng ulo ni Kuya John. Pinasok ko po ang Metro Pacific Investment or MPI. Ayan. Ni MVP, no? Alright. And pag-usapan natin si MPI, no? Nag-select na lang ako ng ilang negosyo ni MPI. Meron siyang stake sa Meralco, sa Maynilad, sa NLEX. May mga hospital siya at marami pang negosyo yan. Maraming anik-anik na negosyo sa gilid-gilid yan. Ang dami pong business ito. Pinili ko na lang po itong mga ito, no? Alright. Ayan. So, bakit mura to? Bakit ko pinasok? Kasi nga mura. Bakit mura? Ayan, no? O, tingnan natin yung market cap. Eto, today na to na price, ha? Today na to na price. Sa today, May 27, 128 billion ang valuation ng MPI. Actually, nung pinasok ko to, ang valuation ng MPI nasa 100 billion lang, no? Buong company. Now, sabi natin, part owner siya ng Meralco. Magkano ang buong Meralco? 366 billion ang buong Meralco. Buong Meralco. Ang pag-aari ni MPI sa Meralco ay 47%. Halos kalahati ng Meralco, si MPI ang may-ari. Magkano ang 47% ng Meralco? Ayan, mag-calculator po kayo. 174 billion stake pa lang niya sa Meralco yan. 174 billion niya. And look, ang difference ang 174 sa 128. Ano ang translation niyan? Ibig sabihin, binili mo si MPI, libre na si Maynilad, no? Libre na si NLEX, libre na yung mga hospital, libre na yung ibang negosyo niya, may sukli ka pang 46 billion. Kaya po napakamura ni MPI, napaka-undervalued po niya, no? Alright. And sabi nga ni Call Financial, estimate niya ito, no? Nung last year, no? Ang sabi nila, ang fair value ni, para sa kanila, opinion lang naman, no? Hindi naman nila sinasabing ganyan talaga, opinion lang naman. Nasa 847 per share ang value talaga ni MPI. Sa dami ng kanilang negosyo, dapat 8.47. Kaya lang, for many many years, naglalaro lang ang presyo ni MPI between 3.5 and 4 pesos. Diyan na naglalaro yan. 3.5 to 4 pesos. Minsan umaangat ng konti ng 4 pesos. Si MPI. Ayun. Ang layo. Napaka-undervalued. Bakit? Bakit nagmura? Bakit bumagsak? Kasi dati, ano to eh, pumapalo to na mahigit 7, halos 8 dati. Dati. Ayan. Bakit naging mura? Ayan. Ayan. Basahin nyo na lang po. No? Basahin nyo na lang po. Nagka-problema po. Nagka-problema sa gobyerno. No? Ayan. Basahin nyo na lang po. No? Nagka-problema po doon sa ating dating Pangulo. Medyo napansin po sila, napansin yung isang business nila, yung Maynilad, no? And disclaimer lang po, hindi po ito political channel, no? Wala po kung anything against the government, no? I understand na ang government is looking for the best, no? Kung ano yung the best para sa community, naiintindihan ko po ito, no? Eh kaya lang, nangyari po ito, nangyari po, no?
Kaya maraming investor ang na-spook, natakot hawakan si MPI. Ayun. Kaya iniwan nila, nagkaroon ng selling pressure, bumagsak ang presyo ni MPI. Ayun, no? Eh, nang strategy ko nung binili ko to kasi before nung 2020, may konti na akong stake dito eh, no? And then nung 2021, 2022, nagdagdag ako, no? Nagdagdag. Kasi ang inaantay ko dito, blue chip naman ito eh. Yun yung iniisip ko dati. Pag blue chip kasi, di ba, kasama siya sa index, eh, medyo safe po yan. Medyo safe, no? And then ang strategy ko, antayin ko na lang yung bagong administration, no? Parang ilang taon na lang naman, 2 taon na lang, 3 taon, naantayin ko na lang. And baka mag-appreciate na yung price under new administration. And baka makakollect na ako ng malaking capital gains. Yun talagang strategy ko dyan, no? Ayan. Kung madodoblo yung presyo, biro mo kung from 4 pesos maging 8 pesos, mali mo pumalo pa ng 10, edi ang ganda na ng kita ni Kalbo. Ayun, no? Ayan. So, pasukin na natin why utility stocks are bad idea. Bakit bad idea ang utility? Bakit sinasabi ng mga legendary investor bad idea ang utility stocks? Una, capital intensive po at matataas ang debt levels ng mga utility stocks kasi infrastructure po yan. Ang mahal po maggawa na linya ng tubig. Tubo-tubo po yan. Linya ng kuryente. Ang mamahal po niyan. Granted na dekada ang aabot ang itatagal niyan, pero ang mamahal, bilyon, daang bilyon ang ginagastos po diyan. Pero pag ang pinag-uusapan mo kasi yung mga legendary investor, mga makukunat po yan, ang gusto niyan maliit lang na kapital, malaki yung kita. Yan ang hinahanap kasi ng mga legendary investor. Konti lang yung kapital, malaki yung return. Ayaw natin ng malaki yung kapital. Ayaw natin noon. At ayaw natin ng malalaki ang utang. Pero yan ang nature. Pansinin ninyo. Tingnan ninyo ang mga FS, yung mga financial statement ng mga utility companies. Matataas ang debt at ang lalakas mag-capex. Ganyan po. Kaya iniiwasan po yan ng mga legendary investor. Gusto nila mabababa lang kumain ng kapital. No? Ano pa? Mabagal po mag-grow. Mabagal mag-grow ang mga utilities, no? And mabagal mag-grow, mabagal din tayong yayaman. Ganon, no? Eh, alam mo naman, pag sinabi mga magagaling na investor, gusto niya yung mga high growth na companies kasi mas mabilis tayong yayaman siya, no? At ito na yung pinakamalaki. Ayan, exposed ka sa regulatory at political risk. Kasi nga dahil tubig, dahil kuryente, naapektuhan ang buong population, magiging target yan ng mga politiko at ng mga regulators. Yun ang problema. At minsan, ang tagal po niyan. Ang tagal-tagal ng ganyang mga problema. Kaya po ito, nagkanda ipit-ipit po dito kay MPI. Ayaw gumalaw ng baso. And so much so na naburyong na ito si MVP. Ipa-privatize na niya. Ipa-privatize na po niya. Bibilin na lang daw nila yung lahat na natitirang floating shares ng MPI. Kaya lang ang baba nung ino-offer nila. Well, anyways, naburyong na rin po ako sa stock na to. Binenta ko na recently. Ay, pinatos ko na yung 4.4 eh. Ang average price ko dito 4.08. At ang masakit nga po nito, tatlong taon ko yatang hawak ito and kumita lang ako ng mga 8%, no? Ang sakit. So ito yung pinakamalaking mistake ko po talaga na nangyari po sa akin. And dahil nga medyo malaki po ang position ko dito, if I'm not mistaken, 15% ang portfolio ko nandito kasi nga inisip ko blue chip eh. Yan ang biggest mistake ko po talaga, no? Inaamin ko, nagkakamali. May pagkakamali, no? As investor. Pero ang nagustuhan ko dito, natuto ako. Okay lang, no? Parang tuition ko na lang yung nalugi ko. Tuition ko na lang sa school kaysa pumasok ko sa school. Yun na lang ang naging tuition ko. Yung opportunity cost ko sa stock po na ito, no? Alright.
So bakit ko to sinishare sa inyo, no? Bakit ko sinishare ito sa inyo, no? Eh, ito na. Tingnan ninyo si Synergy Grid and Development Philippines Inc., no? Ayan, tingnan ninyo yung mga... Ayan, kasi ganito po siya, no? Indirect, siya ang may-ari ng 40% ng NGCP, no? Ayan, no? Yung NGCP, no? Yung distributor ng kuryente, no? Yung may franchise ng distribution ng kuryente sa Pilipinas, no? Alright. Ito na, tingnan nyo yung mga news ngayon. Ayan. Napansin ng current administration ngayon. Ayan, baka mawalan ng franchise si NGCP. Ayan na, napansin na eh. Napansin na. Ayun, no? O, tingnan nyo yung ibang mga news ngayon, no? Ayan. Basahin nyo na lang po, no? Ayan. Ayun eh, napapansin na eh. Ayun, no? Mukhang natatarget ng regulators at ng current administration, no? Again, at tingnan niyo po yung nangyayari ngayon tungkol tuloy sa stock na to. Bumabagsak yung presyo po niya dahil sa mga nangyayari. Ito po yung chart niya ngayon. At tingnan niyo itong recent, no? Napaka-sharp ng decline na nito. Itong mga recent talaga. Medyo sharp na po yung decline. Dito medyo okay pa. Dito sharp decline na, oh. Ayun, no? Alright. Ayan. Again, hindi po ito political channel, no? Hindi ko po pinipintasan ng gobyerno. Naiintindihan ko po, no, na tinitingnan lang ng gobyerno yung makakabuti po para sa atin, no? Pero as an investor, guys, ay nakikiusap po ako sa inyo, no? Na doon na lang kayo sa happy, simple life. Happy life, simple life, no? Kasi utilities, no? Eh ngayon, si SGP, eh kung may iba kayong hawak na utilities at anytime, pwede maging target yan ng regulators at ng government anytime. Anytime, no? Ayan. So, umiwas na lang po tayo sa crossfires, mga stray bullets na yan. As an investor, eh simplihan na lang natin ang buhay natin, no? Huwag na po tayo maghanap ng sakit ng ulo. Baka maubos po yung buhok ninyo tulad ko. No? Please, please, simplihan nyo na lang ang buhay ninyo. Concerned lang po ako sa inyo. Don't make the same mistake, no? Na ginawa ni Kuya John. No, yun lang ang kwento natin. Ang kwento ni Kuya John ngayong araw po na to. Ayan, disclaimer po, hindi po ako expert. Ayan, hobby ko lang po itong magtingin-tingin ng stock, magbuting-ting, no? Ayan, passion ko po kasi talaga po ito eh, no? Mag-research po muna kayo mabuti, magtanong po kayo sa mga expert talaga bago kayo gumawa ng any investment decision. Katuwaan lang po natin ito, no? Alright, ayan, please subscribe, like, share, hit the notification bell at mag-comment lang po kayo kung may tanong. Alright. Ay, tanga. Nakalimutan ko yung batiin ng happy investing, guys. Bye-bye.